Hi, Nero. Ano ba yung binubusisi mo? Hi, Mina. Gusto kong malaman kung anong nasa loob ng radyong ito. Alam kong mga bahagi nito ay gawa sa mga mineral, gaya ng bakal, tanso, ginto at pilak. Ngunit gusto kong malaman kung paano nagiging kapakipakinabang sa araw-araw ang mga mineral na ito. Madali lang bang kunin ang mga mineral, gaya ng pag-anin ng mga bunga mula sa puno? O paghuli ng isda sa ilog, maaari bang basta na lang pumasok ang isang kumpanya sa isang lugar at agad-agad ay magmimina? Naku, hindi, Nero. Ang mga mineral ay mahalagang sangkap ng mga bagay na ginagamit natin sa araw-araw. Ngunit ang isang responsableng kumpanyang nagmimina ay dadaan sa proseso bago makakuha ng mga mineral gaya ng tanso, ginto at pilak. Gaya ng ano, Mina? Ang kumpanyang nagmimina ay isa sa ilalim sa mga prosesong nakasaad sa batas. Kailangan din ito ng pahintulot ng komunidad kung saan isasagawa ang pagmimina. Ang pahintulot na ito ay kinakailangan ayon sa Philippine Mining Act of 1995. Kung ang lugar naman ay napapaloob sa isang ancestral domain ng mga katutubo, kailangan kunin ang pahintulot ng mga katutubong ito ayon sa Indigenous People's Rights Act o IPRA. Ang batas na ito ay nangangalaga sa karapatan ng mga katutubo. Ayon sa IPRA, kailangan kumuha ng Free and Prior Informed Consent o FPIC o pagsang-ayon ng mga katutubo bago makapagmina. Ibig sabihin, hindi makakapagmina kapag walang pahintulot ang komunidad? Tama, Nero. Ang kumpanyang magmimina ang maaapektuhang komunidad pati na ang mga katutubo na nagmamay-ari ng ancestral domain ay kailangang magkasundo sa responsableng paraan ng pagmina ng mineral at pangangalaga sa kapaligiran. Ang responsableng pagmimina ay isang partnership sa pagitan ng kumpanya at ng komunidad. Ganun pala yun. Kapag mayroon ng pahintulot galing sa komunidad, maaari na bang mag-umpisang maghukay ang kumpanya? Hindi pa, Nero. Marami pang kailangan gawin ng kumpanya bago ito makapag-umpisang magmina. Nagsisimula ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa posibleng lugar na miminahin. Ito ay ginagawa ng mga geoscientists. Ang pinaka-importanteng proseso ay tinatawag na core drilling, kung saan binubutasan ang ilalim ng lupa upang matukoy kung mayroong kapaki-pakinabang na mineral ang makukuha mula sa mismong lugar. Drilling? Nakakasira ba ito ng kalikasan? Hindi, Nero. Maliit na butas lang ang ginagawa dahil maliit na sample lang ang kailangan. Iyong sapat lang para sa pag-aaral. Ang core sample ay may 10 sentimetro ang lapad. Ayon sa batas, kailangan ng mga kumpanyang nagmimina ay aayusin ang anumang lugar na naapektuhan sa paghuhukay sa pagkuha ng core samples. Ang pag-aaral ng core samples ay mahalaga upang masagot ang mga tanong gaya ng anong mga mineral ang matatagpuan sa lugar at gaano ito karami? Hanggang saan ang lalim nito? Ano ang mga kemikal at pisikal na katangian ng mga bato at ng lupa kung saan ito makikita? Bakit kailangan nilang malaman ang mga ito? Kailangan ito upang malaman ng kumpanya kung ano ang nasa ilalim ng lupa at kung maaari bang kunin ang mga minerals ng ligtas, ekonomikal at responsable. Sa pamamagitan din ng mga pag-aaral na ito, maihahanda ang pinakamainam na rehabilitation plan para sa miminahing lugar. Sa mga pag-aaral, maiintindihan ng kumpanya ang posibleng epekto ng proyekto at makakagawa sila ng mga hakbang upang mabawasan o maiwasan ang posibleng hindi magandang epekto sa komunidad at sa kalikasan. Isa pala yung napakahalagang hakbang. Ano naman ang kasunod nito? Kapag nalaman na may sapat na deposito ng mineral na maaaring minahin, susunod na gagawin ay ang tinatawag na pre-feasibility study upang makumpirma kung ang mineral ay maaaring minahin ng ligtas at ekonomikal at hindi makakasama sa kalikasan at komunidad. Sa prosesong ito, aalamin ng kumpanya ang mga infrastruktura na kailangan para sa moderno at responsableng pagmimina. Kabilang sa mga infrastruktura na ito ay ang daungan or port, power plant, processing plant, support facilities, maintenance shop, mga bodega at mga opisina. Sa panahon ding ito ay aalamin kung may sapat na supply ng tubig at kung saan ilalagak ang mga mine wastes. Kailangan gawin ang lahat ng iyon? Ano ang susunod na hakbang, Mina? Susunod ang full feasibility study kung saan mas malalim na pag-aaral ang ginagawa kagaya ng kabuuang plano ng pagmimina,
proseso ng pagkuha ng mga mineral, disenyo ng planta, engineering, infrastruktura, pagtansya kung magkano ang puhunan na kailangan sa operasyon, posibleng mapagkukunan ng puhunan at rehabilitasyon ng miminahing lugar. Magsasagawa din ng baseline studies upang malaman ang kasalukuyang kalagayan ng kalikasan at komunidad upang mabuo ang mga plano para maiwasan o mabawasan ang epekto ng pagmimina. Importante ang hakbang na ito, Nero, dahil dito magdedesisyon kung ipagpapatuloy ba ang minumungkahing pagmimina o hindi. Kaya pala napakatagal. Ngunit bakit kailangang ganun kalalim ang isasagawang pag-aaral? Kailangan natin ang maingat at planadong pag-aaral para sa ligtas at responsableng operasyon ng pagmimina. Matagal bago matapos ang mga pag-aaral dahil kailangan itong kumpirmahin at aprubahan ng mga eksperto at ng pamahalaan. Hindi ko alam na ganyan pala kakomplikado ang pag-uumpisa ng isang proyekto ng pagmimina, Mina. Oo, Nero. Ang isang proyekto ng pagmimina ay nangangailangan ng pagpaplano at pagtuon. Kaya naman mahalagang mayroong matatag na kasama ang komunidad upang linangin ang mga mapagkukunan ng mineral. Ano ang kasunod ng feasibility studies? Kapag natukoy na ng kumpanya na maaring minahin ng ligtas ang mineral, pag-aaralan naman nito ang posibleng epekto ng proyekto sa kalikasan at sa komunidad at ang mga paraan upang maiwasan o mabawasan ang mga posibleng hindi magandang epekto. Dagdag pag-aaral na naman ba ito, Mina? Karagdagang hakbang na proseso? Tama, at tinatawag itong Environmental Impact Statement o EIS. Ito ay pag-aaral na sinasagawa ng mga eksperto. Ang resulta nito ay muling pag-aaralan at aaprubahan ng pamahalaan. Ipapaalam din ito sa apektadong komunidad. Kapag nakumpleto na lahat ng mga pag-aaral, uumpisahan na ba ang operasyon ng pagmimina? Kapag nagbigay na ng pahintulot ang komunidad at natapos na ang lahat ng mga pag-aaral, magdedesisyon na ang pamahalaan kung papayagan ba ang pagmimina o hindi. Ibig sabihin, bago makapag-umpisa, kailangan ng kumpanya ang pahintulot ng mga apektadong komunidad. Magsasagawa ng teknikal na pag-aaral. Ibig sabihin, bago makapag-umpisa, kailangan ng kumpanya ang pahintulot ng mga apektadong komunidad. Magsasagawa ng teknikal na pag-aaral. Bumuo ng plano sa pagprotekta sa komunidad at kalikasan sa buong panahon ng pagmimina. Maliban dito, kukuha pa ng pahintulot ng pamahalaan. Hindi ko alam na ganito pala kahaba ang proseso bago ka makapagmina. Oo, Nero. Ang pagmimina sa Pilipinas ngayon ay iba na. Hindi na katulad ng dati. Isang malaking hamon pala ang buong proseso ng pag-uumpisa ng pagmimina. Maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang proseso ng konstruksyon at aktual na pagmimina? Kapag may pahintulot ng kumpanya mula sa pamahalaan, pag-aaralan na ng kumpanya ang kakailanganing trabahante, kagamitan at infrastruktura. Itatayo din ng kumpanya ang mga kinakailangang istruktura at pasilidad sa minahan. Pagkatapos nito, mag-uumpisa na bang maghukay? Ang pagmimina ay hindi simpleng paghuhukay lamang, Nero, dahil kailangan ng kumpanya ang pangmatagalang paglinang ng mga depositong mineral. May mga patakarang dapat sundin ukol sa kaligtasan, kalusugan at kaligasan bago pa isaalang alang ang pagsisimula ng isang mining method sa paghuhukay. Mina, paano nagdedesisyon ang kumpanya kung ano ang gagamiting paraan ng pagmimina? Sa pagpili ng paraan ng pagmimina, isinasaalang-alang ang uri, katangian at kinalalagyan ng deposito at paano itong makukuha ng ligtas at hindi mapanganib para sa tao at kapaligiran. Ligtas? Para sa mga tao at kapaligiran? Oo, Nero. Kapag mababaw lang ang kinalalagyan ng deposito sa ilalim ng lupa, mas ligtas na gamitin ang open cut o surface mine method, kung saan kailangang alisin ang ibabaw ng lupa at bato upang makuha ang ore. Ngunit kung malalim ang kinalalagyan ng deposito sa ilalim ng lupa, gagamitan ito ng underground method. Ang operasyon ng pagmimina ay mangangailangan ng malaking supply ng kuryente. Saan sila kukuha ng kanilang supply? Tama ka, Nero. Dapat may sariling mapagkukunan ng kuryente ang kumpanya upang hindi maapektuhan ng supply ng elektrisidad sa komunidad. Madalas, ang kumpanya pang nagdadala ng dagdag na supply ng elektrisidad sa komunidad. Gusto kong malaman, Mina, kung ano ang nangyayari sa mga batong may lamang mineral kapag nakuha na nila ito sa ilalim ng lupa. Ang mga bato na may mineral o tinatawag na ore ay dudurugin hanggang ito ay maging kasing pino ng buhangin. Mula sa nadurog na mga bato, ihihiwalay ang mga mineral sa pamamagitan ng ore processing.
Ang produkto ng ore processing ay tinatawag na concentrates. Ang concentrates ay hindi pa purong mineral, ngunit maaari na itong ibenta kung kaya't ang ibang kumpanya ay hindi na tumutuloy sa kasunod na proseso na tinatawag na smelting and refining. Sa smelting and refining, dumadaan sa mas matinding prosesong mga mineral para magawa ng mas purong metal bars o metal sheets. Bars? Metal sheets? Mukhang pamilyar ang mga ito sa akin. Oo, Nero. Ang mga ito ay sangkap sa paggawa ng mga bagay na ginagamit natin araw-araw. Kagaya ng salamin, chalk, plastic, lata, cellphone, telebisyon, kutsilyo, alahas. Lahat ng ito ay may lamang mineral. Kahit ang iniinom mong vitamins ay may lamang mineral. Wow! Ngayon alam ko na kung anong tunay na halaga ng mga mineral at kung gaano kakomplikado ang proseso para makuha ang mga ito. Mas malinaw na sa akin ngayon na halos lahat ng bagay na ginagamit ko ay produkto ng mina. Nakamamangha! Napakalaki ng kontribusyon ng industriya ng pagmimina sa ginhawang tinatamasa ko ngayon. Ngunit Mina, ano ang mangyayari sa minahan kapag nakuha na ang mga mineral mula dito? Magandang tanong yan, Nero. Kung maaalala mo, may environmental impact statement na kailangang ipasa ng kumpanya bago makapagsimulang magmina. Ang huling hakbang naman sa proseso ng pagmimina ay ang final mine rehabilitation and decommissioning plan. Kung wala ang planong ito, hindi makakapagsimula ang pagmimina. Ganon? Ano naman ang laman ng planong ito? Ito ay nagdedetalye ng commitment ng kumpanya na i-rehabilitate ang minahan. Halimbawa na mga gawain kasama sa plano ay muling pagtatanim ng mga puno at pagsasaayos ng project site para matiyak na walang idudulot na negatibong epekto sa mga komunidad na malapit sa minahan. Ibig sabihin, ang plano sa pagsasara at rehabilitasyon ay magsisimula kapag tapos na ang pagmimina? Hindi, Nero. Ang isang responsableng kumpanya ay nagsasagawa na ng plano. Hindi pa man nagsisimula ang mina. Inuumpisahan ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng plant nurseries, pagtatanim ng mga puno at pagmo-monitor ng kalidad ng hangin, tubig at iba pang baseline studies. Lahat ng ito ay parte ng closure at rehabilitation plan. Napakalaking trabaho niyan para sa isang kumpanya na hindi pa nagsisimulang magmina. Seryosong tinututukan ng responsableng kumpanya ng pagmimina ang mga obligasyon nito sa komunidad at kalikasan. Nagbibigay din ito ng pagkakataong makapagtrabaho at makapagnegosyo ang mga mamamayan. Tumutulong din itong mapaunlad ang infrastruktura at mga pasilidad ng komunidad. Mina, maraming salamat sa pagpapaliwanag tungkol sa proseso ng pagmimina. Ngayon alam ko na hindi madaling gawin ang pagmimina at kapag responsable ang kumpanya, napakaganda ng epekto ng pagmimina sa lahat. Walang anuman, Nero. Maaari mo akong lapitan kapag may mga tanong ka pa. May naalala lang akong gusto kong ibahagi sa'yo. Nakikita mo ba itong lugar na to, Nero? Base sa pag-aaral, ang lupang ito ay mayaman sa mineral. Sa lugar na ito, maaaring itayo ang tailings dam. At dito naman maaaring ilagay ang waste rock storage facility. Tailings dam at waste rock facility? Hindi ba ito nakakasira sa kalikasan? Ang mga pasilidad na ito ay magsisilbing ligtas na imbakan ng waste rock o mga bato na walang lamang mineral at ng tailings na produkto naman ng ore processing. Ang mga pasilidad na gaya nito ay maingat na dinidisenyo at maraming isinasaalang-alang gaya ng kakayahan itong mapaglabanan ng malalakas na pagbaha at paglindol. Maingat ding pinipili ang lugar na paglalagyan ng iba't ibang klase ng bato o tailings upang masiguro na wasto ang pag-iimbak sa mga ito at hindi makapagdudulot ng negatibong epekto sa kapaligiran. Ibig sabihin, hindi lamang ang mga batong may lamang mineral ang inyong iniingatan? Sinisiguro rin ninyo na wasto ang pag-iimbak ng mga batong walang halaga? Halimbawa, base sa pag-aaral, dahil wala itong mga mineral, mainam na dito iimbak ang mga tailings galing sa mina. Sabi nila ang tailings ay mapanganib sa kalikasan at komunidad, Mina. Nero, ang tailings ay latak o mga bato at lupa na may halong tubig at biodegradable na mga sangkap na ginagamit sa ore processing. Dahil sa mahusay na engineering at pagdesenyo ng mga imbakang pasilidad, hindi mga nganib ang kapaligiran at komunidad. Mabuti naman kung ganun. Mas naiintindihan ko na ngayon kung ano ang inyong mga ginagawa. Napansin kong sa inyong plano ay gagamit kayo ng malawak na lupa. Ibig bang sabihin ay puputol kayo ng mga punong kahoy? Oo,
kailangan naming pumutol ng kahoy. Ngunit kung gaano kadami ang aming pinutol na punong kahoy, ay ganun din kadami ang aming itatanim sa paligid ng mga pasilidad para mabawasan ang alikabok at ingay kapag nag-uumpisa na ang pagmimina. Mabuti naman kung ganun. Paano ang tubig, Mina? Maapektuhan ba ang supply ng tubig ng komunidad? Ako'y natutuwa at naitanong mo yan, Nero. Naniniwala kaming kailangan ng pamahalaan ng supply ng tubig. Kaya pinag-aralan namin ang iba't ibang recycling system upang mas magamit ng wasto ang tubig. Pinag-aralan din namin ang iba't ibang mapagkukunan ng tubig, pati na rin ang rainfall pattern o ang dami at dalas ng pag-ulan sa lugar. Pag-ulan, ibig sabihin ba niyan ay ang posibilidad ng pag-imbak ng tubig sa dam? Kung yan ang pinakamainam na paraan sa pangangasiwa ng tubig sa lugar, hindi mo ba nanaisin ang isang dam? Ayon sa aming mga inhenyero, ang dam ang pinakamainam na estratehiya sa pangangasiwa ng tubig. Kapag malakas ang pag-ulan, masasalo ng dam ang malakas na agos at maiiwasan ang pagbaha. Ang tubig na maiipon sa dam ay magagamit din ng komunidad at sakahan sa panahon ng tag-init. Malaking tulong pala ito, lalo na sa panahon ng tagtuyot, Mina. Ano naman ang mangyayari sa mga naninirahan sa lugar ng miminahin? Prioridad namin ang kabutihan ng komunidad. Nakasaad sa batas na pangalagaan ng mga mamamayan. Ang mga nakatira sa lugar ng miminahin ay ililipat at bibigyan ng libreng pabahay. May pagpipilian ba sila kung saan sila ililipat? Oo, kailangan konsultahin ang mga apektadong mamamayan. Nakasaad sa batas na kailangang igalang ang mga tao at ang kanilang karapatan sa kanilang lupa. Sinasaad din sa batas na kailangang pangalagaan namin ang pag-unlad ng komunidad sa mga lugar na to. Alam mo, Nero, makakapagpatuloy lamang kami kapag kasama namin ang komunidad. Halimbawa, itong lugar na nasa ating harapan, wala itong kalsada. Isipin mo ang isang lugar na may magandang kalsada papunta sa mga paaralan, sa community center o sa palengke para mabenta ang produkto galing sa bukid. Isipin mo ang isang komunidad na may supply ng malinis na tubig at kuryente. Magbibigay ito ng napakaraming oportunidad para sa komunidad. Ang galing! Subalit, Mina, ang mga tao ay napalapit na sa kanilang lupa. Makukuha ba nila ulit ang kanilang lupa pagkatapos ng Mina? Mamamangha ka kung ano ang pwedeng magawa ng rehabilitasyon at muling pagtatanim ng mga puno. Kapag magsasara na ang minahan at naumpisan na ang rehabilitasyon, ang komunidad at kumpanya ay magsasagawa ng plano kung paano muling magamit at mapaunlad ang lugar. At para sa isang responsableng kumpanya, ang rehabilitasyon ay nagsisimula na kahit sa panahon ng pagmimina. Napakaganda niyan, Mina. Ilang taon mula ngayon, maaari na tayong bumalik at magpatayo ng mga kabahayan at magtanim ng mga puno. Oo, posible yan, Nero. Sa masinsinang pagpaplano ng kumpanya at komunidad, panibagong kabahayan at kakahuyan ang maitatayo at makikita sa lugar. Subalit narinig ko na ang mga tao ang naiiwang mahirap dahil sa operasyon ng pagmimina. Sa panahon ngayon, mas nagiging responsable na ang mga kumpanyang nagmimina at masinsinang nagpaplano kasama ang komunidad. Sa Pilipinas, may mga batas tayong nagsisiguro na tayo ay responsable at sumusuporta sa pag-unlad ng komunidad. Ang ibig sabihin ng responsable ay tinutulungan ang komunidad na makatayo sa kanilang sariling mga paa kusang maipagpatuloy at mapangasiwaan ang kanilang pag-unlad kahit pa tapos na ang proyekto. Mga benepisyong matatamasa kahit tapos na ang pagmimina at ng susunod pang mga henerasyon. Yan ang nais namin, Mina. Maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong pananaw sa kinabukasan.